Angas muna tayo. Unang Angas ngayon eh. Nasa 1:45. So, samantalin natin yung habang mura mo yung gas. Kaya yung tip dito para makatipid kayo sa Canada. Malamig na ngayon. Nasuot natin. 90 degrees na maaakit ng mga niyan. Malamig. Kasi po mas na yung speedy. Pupunta tayo sa Montreal sa mga kaibigan natin sa Montreal. Mga Tagabulacan, mga Tagalog. Kaibigan natin sa company na mag-suit ka daw ng gloves pagka nagkakarga ka daw kasi hira daw malinis yun ang pagkakagin tsaka yung mga pinpad. So yun, mula nung nag-COVID naging maingat na tayo. So yun mga ka-arbo, binigyan tayo ng $2 kasi ano yun eh, 40 liters so kada 1 liter 5 cents kaya merong cashback na $2 kapag ka 40 liters ang kinarga mo. So, ano yan? Para sa Canadian Tire money yan na pwede mong gamitin sa Canadian Tire gas station, sport check, tsaka iba pang mga ano nila, company ng Canadian Tire. So, pagka nandito ka sa Canada, madalas kang pupunta sa Canadian Tire kasi bibili ka ng gamit doon. So, at least sa pagkarga mo ng, kasi gumagamit ka rin ng sasakyan, so magkarga ka na lang sa, di ba, Canadian Tire, bibigyan ka pa ng cashback. So yun yung ginagawa namin, ginagawa ko para at least naka-discount ka na sa gas, meron ka pang cashback na pwede mong gamitin na pambili ng gamit mo sa bahay o appliances, di ba, pandagdag. Ngayon, ano, pupunta tayo ng, ano, ng home hardware kasi may in-order ako na light fixture dun sa nire-renovate pa rin siya ngayon. So, yun. Kuha tayo kasi kinukuha natin lagi mga sale. Kung subaybay po kayo sa vlog natin, mga sale po yung ano yung kinukuha natin lagi para makatipid tayo dito sa Canada. Nakuha na natin yung ano, light fixture. Mabayad na tayo sa cash. Thank you.
So dito tayo, nakuha na natin ang ating order. Galit na naman ang tapos kuha tayo ng order tayo ng batasan. Boom, dito na. Ganito pag fall eh, makulong din. Makita niyo yung langit na yan. Maulan, di ba? Maulan pa yan. Makita niyo yung, ano, yung dilim. Dilim at saka liwanag. Doon. Ayan. Ganito pag fall dito, maulan. Na malamig. Kaya ako alam yan kasi gantong panahon ako nagpapalit ng gulong ng winter tire. Mahal kasi magpalit dito, nagpapalit dito ng gulong sa garage. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng gamit. Isa ko na lang nagpapalit ng gulong. Ano yan? Ang palit ko ng gulong lagi, October. Tapos, pag sa summer naman, ang October para sa winter. Winter sa winter season, so winter tires para safe ka sa pagda-drive sa snow. Pagdating ng May, magpapalit ulit ako para sa summer tires naman. Ngayon naka-summer tires pa rin tayo. Ang mahal po kasi dati, ang pagkakaalam ko dati, $49 plus tax palit ng gulong. Ngayon po mahal na, nasa $69 to $79 po plus tax. Nung nakarang nag-ano ko nun, change oil nga, mahal din eh, maabot ng 100 plus. Change oil lang po. Kaya ako na lang nag-change oil, filter, tsaka palit ng gulong. Iba-iba na akong line ng daan, ganda na. Ganyan po pag-fall dito sa Canada. Nag-iiba na ng kulay, tsaka nalalagas na yung ano, yung mga dahon. Tayo sa Home Depot. Ano po? Home Depot. Favorite spot ng mga nagkakaedad na. Kasi kalimitan dito mga pag-aayos ng bahay, you know. Yun ang ano, kalimitan na gamit ng ano, gamit na binibili mo dito sa Home Depot pag mi-maintain ng bahay mo. Pagkukumpuni ng bahay mo, you know. So pupunta muna tayo sa Home Depot. Kung nakikita niyo yung ano, yung dahon na yun, you know, kulay ano na siya. Kulay pula. Tapos yun, yun nag-iiba na rin ng kulay. Yung green nagiging yellow, orange na. Grabe yung dilim, oh. Kita mo yung linya ng ano, oh. Ayun yung dilim, oh. Tapos ito yung liwanag. Yan yung ano, ulan yan, eh. Kahapon pa maulan ng ulan. Talagang walang tigil. Hindi naman ganun kalakasan, pero ano, basa talaga yung kasi ngayon lang ulit po ano, ngayon lang ulit po gumanda-ganda yung panahon. Ganyan sa ano, tuwing fall maulan. Ano, mahangin. Mahangin ang ano, ang panahon ngayon. Magandang pumunta ngayon Linggo. Tapos hindi crowded. Sarado daw pag sarado pag Thanksgiving. Hanap tayo ng mga stones dito. Dito yung bandi. Yan po. Kung sa grocery may Costco, pagka naman sa mga gamit sa bahay, may Home Depot. Actually, hindi lang naman ng Home Depot. May ibang iba. May Lowe's din. Lowe's. Pero Home Depot po yung sikat. Mga umuulan-ulan dito. Hanap tayo ng bato. Ano po, mga gusto nyo ng
Nag-landscape. Camera comes in handy, eh? Yay! Yeah. 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 Ito yung hinahanap natin. Yan. So, kukuha ako ng ano? Ng trolley. Tapos uwi natin. Or, pwedeng orderin ko na lang. Tapos, ganun na lang. Orderin ko. Tapos pipikapin ko na lang dito. Para nakaandaan. So, nagkano, no? Nagkano tayo. Anim na lang daw yung andun. Kung bibiling ko siya, parang bitin. So kaya, try natin mag-order online. Baka makakuha tayo ng mas marami. Bag. Kailangan natin at least 12. 12 na bag. Medyo maampun-ampun pa rin. At mahangin naman natin. Nakikita niya yung kulay ng ano ng mga dahon. Iba-iba na. Ngayon bandar meron din dun eh. Medyo iba-iba na yung kulay ng dahon. So uwi na tayo, maambon, di maganda pa naman. Nakikita nyo, no? Umaambun-ambun na. Pero dito hindi uso payong. So, mag-ano ka na lang, yung hoodie. Hindi sila nagpaparang dito. Gawa nga ng ano, isa malakas kasi yung hangin. So, nasisira lang yung payong. Yun yung observation ko. Pero, yun nga, hindi sila nagpaparang dito. Kaya kami, bira din namin gamitin yung payong. Pag sobrang lakas talaga ng ulan. So, yun po muna, no? Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa vlog natin, sa content natin. At kung meron po kayong gustong tanong o may gusto kayong iba-vlog natin, inform nyo lang ako. Message nyo po ako sa YouTube account at saka sa Facebook account natin. Hard TV rin po. Para po, ano, masagot natin yung mga tanong nyo po dito sa Canada. Lagi ko sinasabi, hindi po madali ang buhay dito sa Canada. Na akala po ng iba kasi, pagdating mo dito, masarap na yung buhay mo. Hindi po, paghihirapan mo po muna. Lalo na po kung maginhawa ang buhay niyo sa Pilipinas o sa ibang bansa, dito po, pag wala kay, darating kayo dito walang trabaho, mahirap po mag-apply, mahirap po mag-umpisa. Pero once po na naging PR kayo at napapractice nyo na yung experience o yung profession nyo po, maging maayos po yung buhay nyo po dito sa Canada. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe at nagugustuhan nyo po yung vlog natin, please subscribe po kayo, like at i-share nyo po yung mga vlogs natin at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong vlogs. Maraming po salamat. God bless.